Okay, hintayin natin ang signal ni Zai Feliza. Magandang umaga. Narito po tayo ngayon sa Barangay Bangkal, Carmona, Cavite, kung saan mag-a-update tayo sa nangyaring pagsabog dito kaninang madaling araw. Ang nakikita nyo po dito ay humigit kumulang 100 LPG tanks. Ganon po karami ang mga LPG tanks dito, kaya ganon na rin din kalaki ang damage ng properties dito. Ang nakikita nyo po dito ay mga kainan, mga lugawan. Kasama pong natupok dito ay yung may-ari mismo ng lugawan dito. Ang hinaing po ng pamilya ay sana kung may fire exit lamang sana ang lugar, ay madali po silang nakatakas at nakapag-survive ang pamilya. At yan ang sitwasyon dito sa Carmona, Cavite. Zai Feliza sa Pulse sa News 5. Maraming salamat, Zai Feliza. Abangan namin ang karagdagan mo report at mamaya sa aksyon. Susunod na ang mga balita sa labas ng bansa. Wildfire sa Arizona, tuloy ang pagkalat. Taga-suporta ng mayoralty candidate sa Peru, nagtanggal ng underwear sa stage. Huh? Kung saan nangangampanya kandidato, susunod na rin ang intrigahan sa showbiz mula kay Chonky Ben. Ay, tuloy-tuloy po tayo. 7 minutes to go before 7 a.m. Good morning po muna doon sa action coordinator namin na si Kenneth Renuccio. Good morning sa iyo. Samantala, isang mabilis na pasada muna sa mga headlines bago mga balita sa ibang bansa. Gabinete ni Noynoy Aquino, halos kompleto na raw. Human Rights Chair Laila De Lima, pasok sa official family ni Pinoy. Marohas dahilan daw ng alitan sa loob ng kampo ni Noynoy, Vice President-elect Binay duda makakuha ng pwesto sa gabinete habang nasa search committee si Rojas. Dating NEDA Director Romulo Neri, inabsuelto si Pangulong Arroyo sa NBN-ZTE deal, pero inamin itong nagsisisi siya at pumasok pa siya sa gobyerno. NBN-ZTE whistleblower Jun Lozada at pamilya nito tatanggalan na raw ng security details simula June 30. COMELEC hindi pumayag sa demand ng kidnappers ng anak ni Commissioner Yusof na baliwalayin ang resulta ng eleksyon sa ilang bayan sa Lanao del Sur. Toll hike sa SLEX ipapatupad pagkatapos ng inauguration ni Noynoy. 7 mga magbabarkada patay sa vehicular accident sa Cavite. Pasadala natin ang mga balita mula sa labas ng bansa. Sa Estados Unidos muna tayo. Napilitan na lumika sa dandang residente ng Flagstaff, Arizona matapos madoble ang laki ng wildfire doon. Tinatayang nasa 10,000 acres na laki na nilaman ng apoy sa kagubatan nito ng hilagang Arizona. Napabaya ang campfire daw ang pinagmulan ng sunog. Doble kilos naman ang 400 firefighters para apulahin ang pagkalat ng apoy. Katulong ng mga ito ang 5 helicopters at 8 tankers, pero nakadagdag sa paglaki at pagkalat ng apoy ang mga natuyong dahon at ang malakas na hangin. Pansamantalang sinara muna ang isang highway dahil sa peligro ang maaaring dulot ng sunog. Isinailalim na sa state of emergency ang Flagstaff at ang Coronino County. Sa Latin America po naman, pumalo na sa 45 na namatay sa matinding pagbaha sa hilagang silangan ng Brazil. Sa bayan ng Alguas, 66,000 ang napilitang lumikas. 60,000 naman ang nawala ng bahay sa Pernambuco. Lubog pa rin ang ilang bahagi ng mga apektadong lugar, kaya kinailangan ang mga helicopter at bangka para sa rescue operation at paghahatid ng relief goods. Ilang mga residente ang dinala muna sa mga ospital at evacuation centers para doon pansamantalang tumira. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa 1,000 nawawala. Sa Latin America pa rin, hindi bababa sa 13 tao ang namatay sa sinunog na pampublikong bus sa El Salvador. Sa paunang investigasyon, mariraw na pinara ng mga armadong street gangs ang bus. Saka ito, nag-spray ng petrol at sinunog. Hindi malino kung bakit nila ito ginawa. Nasa 5 katao naman ang nagtamo ng burn injuries. Ginaray naman ng libo-libong taxi at auto rickshaw drivers ang kanilang mga sasakyan sa Mumbai, India bilang bahagi ng malawakang strike. Sigaw nila ang dagdag pamasahe o di kaya babaan ang presyo ng langis. Sakit daw kasi sa ulo at sa bulsa ang nagtataas ang presyo ng compressed natural gas, petrol at diesel. Sounds familiar? Mahigit 100,000 auto rickshaw at 80,000 taxi ang hindi bumiyaya dahilan para ma-stranded ang mga libo-libo mga commuters. Nagbanta pa ang mga drivers na itutuloy ang strike pag hindi pinagkaloob ng gobyerno kanilang mga kagustuhan. Kamustihin naman
dati ng Thailand, nagmistulang reunion ng redshirt protesters ang cremation ceremony ng kanilang army general. Libo-libong redshirts ang dumalo sa cremation ni Katia Sawadipol isang buwan matapos itong mapatay. Nabaril si Sawadipol noong Mayo habang ini-interview ng isang magazine sa kasagsagan ng mga riot sa Bangkok. Matatandaang mahigit 80 taong namatay sa riots na tumagal ng 6 linggo. Gumawa na ng reconciliation plan ng Thai government para sa mga redshirt protesters at militar. Nagkaroon din kaya ng ganitong eksena nitong nakaraang eleksyon or kampanya. Isang babaeng supporter ng mayoralty candidate sa Peru ang nag-abot ng kanyang underwear sa stage habang nagtatalumpati ang kandidato. Umpisa pa lang ng campaign rally ni Charles Zevallos, nag-akyatan na sa stage ang mga babaeng supporter. Pinaghahalikan din siya ng mga ito. Mas uminit ang eksena ng isang taga-suporta ang nagtanggal ng kanyang panty at ibinigay kay Zevallos. Hindi naman daw masisisi si Zevallos. May mga ganito siyang mga taga-suporta. Pero nangako ang kandidatong ipatitigil ito kung umanito ng maraming batikos. Sus! Gwapo ba? Parang Rico G. Can't touch this. Magandang umaga mga sapulera at mga sapulera. Chismisan muna tayo. Si Heart Evangelista, hindi feel at tinawag na that girl si Bianca King. Ang so noise ay na-issue about ang palay anonymous group na kinabibilangan ng Angie Luxin, Maxine Magalona, Bianca King at iba pang actress ay nakawar ni Pauline Luna. At matapos mag-die down ang away ang eklabo nila, si Heart Evangelista naman ang kinalaban kuno ng grupo. Pero wala raw panahon si Heart para makipagtarayan pa at sabi niya, hindi sila war ni Maxine. Good girl ang description ni Heart sa Junakis ng namayapang si Francis M. Pero nang urirati ng music kung ox ba sina Heart at Bianca dahil magkasama sila sa isang project sa Kapuso Network, kumambyo ng tono ang aktres. Wa pala feel ni Heart si Bianca Babes at edit na lang kayo ha mga sapulero sa pulera between the lines dahil ang isplok ni Heart tungkol kay Bianca and Chongke Benz will call. I don't know her personally. She's not a friend. She's not anything. So I just worked with her and that's it! Astig! Si Bianca Babes ay dating nakabangga rin ni Krista Ranillo dahil lang sa agawan kuno ng dressing room sa Kapamilya Network naman. Bakit kaya kay Raming nakakaaway ng dating jowa-jowaan ni Champ ng Hail? Girl, mag-explain ka nga dito sa sapul. O, blind item. Sean, blind item. Drinking buddies ang dalawang aktor na itets. Noong wapa sila popular sa showbiz, there are times na kapag tipsy na sila ay sumasama si Actor A sa kondo ni Actor B. Para doon sila borlog. Tanong, bakit minamasamaan ng mga baklitas kung sumasama si Actor A kay Actor B kapag lasing na sila? Sagot, may lihim kasi si Actor B. Follow-up question, ano ang secret ni Actor B? Cliffhanger. Yan ang ibubulong ni Chongke Benz mamaya pagbalik ng Chuk Chuk Challenge! Sa huling arangkada ng Sapol, makiparty tayo sa isang victory parade ng LA Lakers. Woo! At Charisse Pempenko, bibirit sa second season ng American TV series na Glee. Palitang pampalakasan muna tayo, libo-libong fans ng Los Angeles Lakers ang dumalo sa victory parade ng kanilang paboritong koponan. Tinalo ng Lakers ang karival itong Boston Celtics sa Game 7 para makuha ang ikalawang sunod at 15th overall title sa NBA. Hindi ininda ng mga fans ang ilang oras sa pag-aantay para lang makita at kuhanan ng litrato ang kanilang mga idolo tulad ni Kobe Bryant, Paul Gasol, Andrew Bynum, Ron Artest at Derek Fisher. Nagsimula ang parada sa Staples Center at nagtapos sa Galen Center sa University of Southern California. Pinarangalan din sa pagdiriwang ang Lakers legends na sina Irvin Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar. Nakatanggap naman ng 5 milyong pisong donasyon ng Far Eastern University o FEU mula sa negosyanteng si Manny Pangilinan. Ito ay bilang pagpugay sa kanyang ama na nagtapos.